stood in the barren land of sin and shame, and nothing satisfying there I found. But to the blessed cross of Christ one day I came, where springs of living water did abound. Drinking at the springs of living water, mark the path I trod. I'm shouting hallelujah every day, drinking at the springs of living water. Mga kapatid, dumating na po ba tayo sa punto ng ating buhay na kung saan para bang ang tingin natin may mga mali sa nangyayari sa ating buhay? And worst, ano po, yung bang iniisip natin parang hindi yata makatwiran ang Diyos sa mga bagay na ating pong nararanasan, sa mga naging sitwasyon natin sa buhay, maging sa karamdaman. Yung kung magpapakatotoo po tayo bilang natural na tao sa ating pong naging katayuan, kahit sabihin pa natin na tayo po'y mga mananampalataya na, hindi po ba tayo nakaranas na kung saan dumating tayo sa ganong panahon na nagkaroon po tayo ng kaisipan na para yatang mali, para yatang hindi fair, para yatang hindi ko deserve, para bang mali ang Diyos sa pinayagan po niya na mangyari sa ating buhay. Alam po ninyo mga kapatid, ito po ay ang bahagi ng buhay natin bilang tao. At kung sakali po na ang sagot po ninyo, nangyari na po sa atin yan, ngayong gabing ito nais ko po na tayo po'y liwanagan ng Panginoon. At kung nakita natin na tayo po'y nagkaroon ng ganong maling kaisipan, particularly sa Diyos, na atin pong dapat sana laging pinagtitiwalaan, para sa akin po, marapat na tayo po'y humingi ng tawad sa Panginoon. Because I believe, katulad na rin po ng sinabi ng awitin, na ang Diyos po ay hindi nagkakamali. So let me share with you the message of the Lord tonight ay entitled, God Makes No Mistakes. Ang Diyos po ay hindi kailanpaman nagkakamali. At ang naging leading ng Panginoon sa akin sa konseptong ito, mga kapatid, ay ang talata po na kung saan pamilyar po sa napakaraming Kristiyano. I can say, na sa mga paboritong talata, baka isa po ito sa maila-line up po natin na napakaraming mga Kristiyano gusto at paborito ang talatang ito. Ang sinasabi ko po ay ang sinasabi po ng Biblia sa Jeremiah chapter 29 and verse number 11. Jeremiah chapter 29
verse number 11. Ang sabi po ng talata, "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." Naway, basbasan at pagpalain ng Diyos ang kanyang salita sa ating mga puso at sa ating pong mga buhay. E pinapakita po ng talatang ito, alam niyo po, mismong tinukoy po ng talata na ang Diyos ang nagsabi po nito. "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord." Diba? So ang Panginoon ang may sabi. Alam ko ang mga iniisip ko para sa inyo. Alam ko ang plano ko para sa inyo. So sabi po niya, "Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." Alam niyo mga kapatid, sa buhay po natin, kung sinasabi nating tayo po'y Kristiyano, sana po hindi natatapos doon sa tayo po ay naligtas lamang. Maganda po na tayo po bilang Kristiyano ay magkaroon po ng klarong direksyon sa ating buhay. At ang susi po ng lahat ay ang pagtitiwala. Pagtitiwala sa Diyos na nagligtas sa atin, pagtitiwala sa Diyos na may magandang plano sa ating buhay. Kumbaga mga minamahal, tayo po bilang tao, diba? Like for example, sa pagtatayo, halimbawa bahay, di po ba? So may sinisino o may kinikilala po tayo sa larangan yan. Actually po, kung pwede mo namang itayo ang bahay, kahit hindi ka dumaan sa arkitekto at dumaan sa engineer, kung pagtatayo lang, pwede mo siyang maitayo. Pero ang tanong, naaayon ba at tama ba? Wala ka bang na-violate doon po sa larangan yon ng pagtatayo? So, ang ibig ko pong sabihin, let us admit na sa usapan po ng pagtatayo, halimbawa ng bahay, mahalaga po ang arkitekto, mahalaga po ang inhinyero, di po ba? So, ang arkitekto po ay doon sa linya na sila po ang guguhit, sila po ang magdi-design. Ang engineer po, mga minamahal, sila po ang mag-determine kung yung pong guhit na ito ay posible at walang magiging problema. So, yun po ang kaugnayan ng dalawa. Okay? So, kailangan mo ng arkitekto, kailangan mo ng engineer para sa maayos na pagtatayo ng bahay. Okay? So, ngayon, ang gusto ko pong ipunto, kahit po arkitekto yan, kahit po engineer yan, na nag-aral po yan, harapin natin ang totoo na sila po ay imperfect. Ibig sabihin, hindi po sila perpekto, mga minamahal. Posible po na hindi perpekto ang kanilang design. Posible po na may maging pagkukulang sa kanila pong guhit o maging sa pagtatayo. Pero alam niyo po, sa usaping Kristiyano at sa pagtatayo ng buhay, meron tayong dapat kinikilalang arkitekto at inhinyero. At sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, na sa ganang akin po, I believe, hindi po ito mapapasinungalingan na ang Diyos ang dakilang arkitekto ng ating buhay. Kung guhit at plano po ng ating buhay, the best ang ating pong arkitekto at siya rin po ang builder, di po ba? Siya rin po ang nagtatayo. So kaya mga kapatid, mga minamahal, sa usapang buhay, ang kailangan po natin ay ang dakilang arkitekto. Ito po ay ang ating Panginoon at alam niyo po, siya po ang may maayos na disenyo at guhit sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya naman napakahalaga ng pagtitiwala. Okay? Mahalaga po na pagtiwalaan po natin yung pong kanyang plan. Okay? Mga kapatid, kailangan pong pagtiwalaan natin na siya po ang may plano. Ang sabi po, "For I know the thoughts and for you to better understand." Yung salitang thoughts po dito, plans. Alam ng Diyos ang plano niya, ang iniisip niya sa bawat isa po sa atin. Okay? So, mga kapatid, napakaganda na atin pong mabigyang pansin His plan. Okay, His path and His purpose. Yung kanya pong plano, yung kanyang paraan o daan, okay, at maging ang kanyang layunin. Ano po ang kanyang layunin, mga kapatid? Napakaganda po na ito ay ating bigyang pansin. So mga kapatid, trust the Lord because ang Diyos po, hindi po siya nagkakamali. So again, ang title po natin, God Makes No Mistakes. Ang Diyos po ay hindi nagkakamali. Yan po ang ating lubos na pinagtitiwalaan, mga kapatid, sa usapang mananampalataya. So dito po sa tatalakayin natin, ilang bagay po ang gusto kong bigyang pansin po natin. Alright? Una po, kung ang pag-uusapan po natin, yung kanyang pagsubok.
Kasi doon naman natin sa mga kalagayang yun, medyo naku-question ng Panginoon eh. Yung kapag kami mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, kapag kami mga struggles, may mga battles na ating pong kinakaharap sa ating pong buhay, doon naman tayo minsan nagkakaroon ng question mark, bakit pinayagan ng Diyos na maranasan ko to? Bakit niya hinayaang nalagay kami sa ganitong sitwasyon? Hindi ba pagka-Kristiyano dapat wala ng ganito? Yun po, yung mga maling kaisipan. Mga kapatid, God makes no mistakes. Number one, in His testings. Sa mga pagsubok po, mga kapatid, mga minamahal, na nararanasan po natin, pagka po pinayagan ng Diyos, tandaan po natin na kasama po sa guhit ng Panginoon, sa plano ng Diyos, ang mga pagsubok na yan. Sapagkat meron pong ia-accomplish ang mga pagsubok sa buhay ng bawat isa sa atin. Ngayon mga kapatid, bago tayo tuluyang lumusong sa ating pag-aaral, let me somehow, encourage every one of you na kung tayo po'y Kristiyano, we are actually in the hands of God. Nasa kamay po tayo ng Diyos. Ang ibig sabihin po mga kapatid, tayo po'y nasa poder ng Panginoon, nasa proteksyon ng Panginoon, kaya kung tutusin po, hindi po pwedeng magalaw po tayo nang masasabi natin pong pababayaan ng Panginoon. So kaya maganda po na in principle, makita natin yung pong kanilang tagpo ni Satanas sa buhay po ni Job. If you can still recall and remember doon po sa story of Job, makikita nyo po na kinakailangan po na ito pong si Satanas dumaan sa Diyos sa lahat ng mga bagay na po pwede po niyang magawa. Ano po? Ang ibig sabihin po, mga minamahal, kailangan pong matutunan ng bawat Kristiyano na kapag ka po may pinahintulutan ang Diyos na maranasan po natin sa buhay na ito, particularly sa mga pagsubok, maging atake po ni Satanas. Mga kapatid, for sure, nakapaloob po yan sa kanyang magandang plano because God will accomplish great things sa pamagitan po ng mga bagay na yan. So kaya dito, ang akin pong gustong bigyang pansin, as Christians, we should acknowledge the work of God. Okay? Acknowledge His work. Ang dapat po, kung Kristiyano po tayo, kapag tayo po sinusubok, sa bahagi po ng Diyos, mga kapatid, yan pong processing na yan para po mag-accomplish ng finished product, ng maganda po, ng masterpiece ng Panginoon, sige lang po, magpaubaya lang po tayo. But let me emphasize to you tonight, na kung mag-uusap tayo sa usaping pagsubok, sa usapin po ng tinatawag nating testings and trials, hindi po nagkakamali ang Diyos. Hindi po coincidence na ikaw ang nagkaroon ng ganyang karamdaman. Hindi po nagkataon lang po yan. Mga kapatid, everything in the life of the believers, dapat maintindihan po natin na yan po ay po posible po na nakaplano. Ang ibig sabihin po, nandyan ang Diyos na nakakakita sa atin, na baka ang akala po natin, pinababayaan niya tayo dahil naranasan po natin yan, pero actually po, nandyan po siya para tayo po ay kanyang gabayan, tayo po ay kanyang samahan, tayo po ay kanyang palakasin, sapagkat meron pong tinatawag na processing na ginagawa ang Panginoon, dapat maging subject po tayo. Let us acknowledge the work of God, His works. Hindi po ba? So tingnan nyo po saglit ang sinabi po ng 1 Corinthians chapter 10. In 1 Corinthians chapter 10, dapat po maliwanagan po ang bawat mananampalataya sa napakagandang binanggit po dito sa verse number 12 and 13. 1 Corinthians chapter 10 verses 12 and 13. Wherefore, let him that thinketh he standeth, take heed, lest he fall. In verse number 13, for me, it is a very good reminder na kung Kristiyano po tayo, dapat naintindihan po natin ito. There hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, okay? Who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Alam nyo po, wala po yung feeling nung achievement or masasabi po nating victory kapag ka wala pong laban eh. Di po ba? So how can we enjoy the glory of victory kung wala po tayong laban na kinakaharap? Alam nyo, kahit sa pag-aaral, alam natin ang mga examinations po, mga kapatid,
Yan po ay nagbibigay ng fulfillment po sa atin na kapag ka nalagpasan po natin, di ba? So, iba po yung dating sa atin. So, let me again clarify to everyone. Hindi po totoo na pagka-Kristiyano, wala nang problema. Hindi po totoo kapag ka-Kristiyano, wala na pong paghihirap. Hindi po totoo pagka-Kristiyano, wala nang mga pagpapakasakit. Mga kapatid, mali-mali po yun. If you will study the Word of God, you will learn from the Word of God na ang mga Kristiyano po ay meron din pong problema. Meron din pong mga atake ng kaaway. In fact, mas matindi nga ang atake ng kaaway kapag ka ikaw ay nasa puder ng Panginoon. Tama po? Kaya lang po, yung idea pa lang na nasa puder ka ng Panginoon, wala ka namang laban na hindi makakayanan kung ang gagamitin mo, kalakasan po ng Panginoon. And it is good for us to understand these words. Na ang sabi po niya, walang anumang tukso. There hath no temptation taken you, but such as is common to men. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able, but will with the temptation also make a way to escape, that you may be able to bear it. Mga kapatid, alam niyo po, sa teksto po natin, alam naman nating Diyos ang pumili sa kanyang bayan. At alam din po natin na ang Diyos ang siyang gumagabay sa kanyang bayan. Kaya anuman po ang maranasan ng bayan ng Panginoon, nandoon po yung assurance na ang Diyos po, hindi sila iniiwanan. Mula po nung ilabas po sila sa Egypt, pag-aralan nyo po sa Biblia, nandyan po ang Diyos, mga kapatid. Ang problema lang, yung pong paglihis nila sa plano ng Diyos sa kanilang buhay. Ang problema lang po, kapag ka sumusuway sa kagustuhan ng Panginoon. So the same thing with us. Di po ba? Maganda po ang plano ng Diyos sa bayan niya. Maganda po ang plano ng Diyos sa atin bilang mga Kristiyano. Pero mga kapatid, ang maganda po, na-establish sa mind po natin, hindi nagkakamali ang Diyos. So, whatever experience, whatever attacks of the devil na maranasan po natin sa buhay po natin, let us always consider na nandyan ang Diyos na kung saan kasama to sa guhit ng ating pong buhay na kung saan siya po ang may akda sapagkat may ia-accomplish ang Panginoon. So, we better acknowledge His work. Diba? Atin pong kilalanin, atin pong bigyang pansin ang paggawa ng Panginoon. Ang ganda-ganda po eh. Maganda na maunawaan po nating mabuti. Naaalala ko nga po, hindi ba si Santiago mismo, ginamit din po yung salitang temptation na pareho po ang kahulugan sa sinasabi po nitong 1 Corinthians chapter 10. Nung sinabi pong, there hath no temptation taken you, but such is common to man, but God is faithful, di po ba? So ang idea, ano man daw pong pagsubok na dumating po sa atin, tapat ang Diyos, bibigyan niya tayo ng lakas, may biyaya po siya sa kanyang katapatan, tutulungan po niya tayo upang tayo po ay magtagumpay sa anumang pagsubok. Kaya kapatid, kung ikaw ay Kristiyano, lalo na, di ba? Kilalanin mo na sa karamdamang yan, may gusto lang i-accomplish ang Panginoon. Kung ikaw man yung nalagay sa ikaw yung nagka-cancer, ang tutuklasin mo, ano yung plano ng Panginoon? Hindi po yung ang pinag-iisipan mo kung paano ka magre-rebelde at magre-reklamo sa Panginoon. Sabi ko po, pagka ganun ang naging attitude nyo, talo po tayo. Samantalang ang maganda, tuklasin po natin why, di ba? Of the many people na meron po, di ba? Yan ang drama po nung, bakit ako pa? Bakit sa akin pa nangyari? Oh, by that, parang gusto natin sabihin, sana sa iba na lang. Di po ba? So, kaya maganda na maintindihan po natin, kung kinikilala mo ang Diyos, kilalanin mo ang gawa ng Diyos sa iyong buhay. Sa James chapter 1, sinabi po, mga kapatid, brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. So, gusto ko makita nyo na meron pong gustong i-accomplish ang Panginoon sa mga pagsubok na dumadaan sa buhay natin. Alam nyo, healthy po ito, helpful po ito sa isang Kristiyano. Kapag ka po itinatak natin sa isip natin na kapag kami naranasan tayo at pinayagan ng Diyos na maranasan po natin, hirap man yan, sakit man yan, o sakit man yan, anuman pong pagsubok yan, ang magandang laging isip, may ia-accomplish ang Panginoon dito. May gagawin ng Panginoon, kaya niya hinayaang makaranas ako nito. Nakukuha niyo po yung punto ko, mga minamahal? It is very helpful na magkaroon tayo ng ganitong klase ng kaisipan.
Di ba? Ito po'y malaking-malaking tulong. Naiisipin mo na kapag kami nangyari sa buhay mo, huwag pagre-reklamo ang intindihin mo, huwag yung ituturo at sisisiin ang intindihin mo, ang itatanong mo kaagad, ano kaya ang gustong ipakita ng Panginoon? Ah, alam ko, may gagawin ng Panginoon sa buhay ko. Kaya ako nagkaroon ng ganitong karamdaman. Siguro ang gusto ng Panginoon, pagka nakalagpas na ako dito, lahat ng magkakaroon ng karamdaman katulad nito, pwedeng ako ang maka-encourage sa kanila. Diba? Kung ikaw naman nasa kalagayan, doon sa matagal na kayo nagpe-pray, mag-asawa kayo, hindi pa kayo nagkakaanak, hindi dahil sa hindi kayo magkakaanak, baka pinaghihintay kayo ng Panginoon para isang araw ituturo nyo naman sa iba na alam nyo, maganda na matuto tayo maghintay sa Panginoon. So tatalakayin po natin yan, lahat ng yan. But listen, kung ang pag-uusapan natin, Diyos, hindi po siya nagkakamali. Diba? God makes no mistakes, number one, in His testings. Sa kanyang mga pagsubok na ibinibigay at pinapayagang maranasan po natin. Alam niyo kung bakit? Sapagkat yung mga pagsubok sa buhay, that is actually polishing. Diba? So, way of God in polishing us. Di po ba? So, tayo po'y pinapolish ng Panginoon. So, ito po ay purifying, mga kapatid. Ha? Purifying and also perfecting. Diba? So, yung pong mga pagsubok sa buhay, ang pinaka-intensyon ng Diyos nito sa buhay po natin is to polish us, to purify us, and perfecting. Ibig sabihin po, mga kapatid, pagka tinignan po natin sa sinasabi po ni Job, sa Job chapter 23, na matapos mo akong subukin, I shall come forth as gold. At siguro po, yung processing ng gold, magandang mapag-aralan po natin. Diba? Maalala po natin. So, ito po'y pinupurify, mga kapatid. May mga polishing po na ginagawa para ma-appreciate natin ang kinang ng ginto. Diba? Maging sa iba pang mga hiyas. Mahalaga po yung polishing, mga kapatid. So, ganun po. Tayo po ay nais ng Diyos na talagang ma-polish, ma-purify, at mag-mature po tayo sa ating pong spiritual life. Kaya nga, napakaganda po eh. Yung sinabi po sa Job chapter 23, yun po yung na-quote ko sa inyo kanina, di po ba? So, maliwanag po mga kapatid, for he knoweth the way that I take, that when he had tried me. Siguro maganda, basahin po ninyo. Maganda po kasi yung pagkakasabi rito eh. Sa verse number 8, behold, I go forward, but he is not there, and backward, I cannot perceive him. On the left hand where he doth work, but I cannot behold him. He hideth himself on the right, that I cannot see him. But he knoweth the way that I take. When he hath tried me, I shall come forth as gold. So kaya, mga kapatid, hindi po ba? Yung ganong sitwasyon na ang pakiramdam mo sa lahat ng nangyayari sa iyo, ang hirap ng i-explain. Diba? Ang hirap ng maintindihan. Nung mga dinaranas mo, nung laban na kinakaharap mo, yung mga problema na meron ka, hirap na hirap ka ng intindihin, hindi mo maipaliwanag. So sa panahon na hirap ka ng maintindihan yan, sa panahon na hindi mo maipaliwanag yan, ang susi lang, itatak mo sa isip mo na may Diyos na nakakakita sa iyo, na may Diyos na siyang gumagawa sa buhay mo, na ang sabi po nitong si Job, sa kalagayang hindi niya makita ang Diyos, hindi niya maramdaman ang Diyos, okay? Ang sabi po niya sa lahat ng anggulo ng kanyang buhay, parang wala siya, pero ang mahalaga, alam ko na alam niya ang aking dinadaanan, at pagkatapos ng lahat ng ito, I shall come forth as gold. Amen? So napakaganda po. Napakaganda na ating pong i-acknowledge ang gawa ng Panginoon. Because God makes no mistakes in His testings. Amen? Ano mang pagsubok po ho, na dinadaanan ninyo, hindi po nagkakamali ang Diyos. Kaya tingnan nyo ha, pag dumadaan po tayo sa pagsubok, and then pagka nalagpasan po natin ito, di ba, yung glory nung victory, yung bang sobrang nakaka-excite
na ipatotoo? Yung bang sobrang eager ka na masabi mo doon sa iba, lalo na yung mga dumadaan sa ganung sitwasyon, na sinasabi mo, naku, makakayanan nyo po yan, malalagpasan nyo po yan. Ha? Naranasan ko yan. Mga kapatid, kasi nga ang purpose naman talaga ng testing sa buhay ng mga Kristiyano, yung mga trials po natin, di ba? Polishing, mga kapatid, purifying, and perfecting. Tingnan nyo po ang sabi ng 1 Peter chapter 5. 1 Peter chapter 5. Okay, so ang 1 Peter chapter 5 ay isang napakagandang masasabi po nating encouragement para po sa mga may pinagdadaanan. Ito po yung idea, mga kapatid, na kung sisimulan nyo po sa verse number 7, 1 Peter chapter 5, ito, isa sa gustong-gusto ko pong laging pinapaalala po ito eh. Hindi lang sa mga manggagawa, kundi sa lahat ng Kristiyano eh. Na ang sabi po ng verse number 7, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Ilagak nyo ang lahat ng inyong kabalisahan. Kaya pag may laban kayo, sabihin nyo, ang laban na ito ay sa Panginoon. Kapag may pagsubok kayo, ang panghawakan nyo, biyaya ng Panginoon. Huwag nyo pong sariling diskarte, mga kapatid. Minsan kasi ganun ang gusto natin gawin eh. Yung bang lakas natin, yung kakayahan po natin, huwag. Ang matutunan po natin, lalo na kung bigat na bigat ka na, huwag ka na pong magmalaki, huwag ka na magmapuri, huwag ka na magrebelde, huwag ka na magnegatibo. Pagka ikaw bigat na bigat na, magninegatibo ka pa, ano po ang magiging epekto nito? Nakukuha nyo po, halimbawa lang po, you are experiencing problems ano po, in your life. And then heto ka, ha? Marami ka ng problema, inagnegatibo ka pa. E di additional burden pa yan, additional problem po yan. Wherein, in the Bible, we can learn na talagang ang sinasabi po sa atin, if we have burdens, kung meron tayong mga kabalisahan, alalahanin, ang sabi po ng Bible, casting all your care upon Him, for He careth for you. Diba? So, ang Diyos po ang nagsabi sa pamagitan po ni Apostol Pedro, ilagak natin ang ating mga kabalisahan sa Kanya. Diba? Ang problema lang po talaga, yung bang idea na pinipilit nating dalhin. Kaya hindi kinakaya ng isip natin, hindi kinakaya ng kalooban natin, kaya yung iba, to the point na nagkakaroon po ng nervous breakdown, di po ba? Yung depression. So yun po mga kapatid, mangyayari ba yan sa isang mananampalataya na ang kanyang nakaugalian, anuman ang isipin, anuman ang problema, anuman ang pagsubok, anuman ang kanyang dinadaanan, lagak lang sa Diyos. Ilagak natin ang kabalisahan natin sa Diyos. Kumbaga yung version ni Apostol Pablo dito sa sinasabi po ni Peter. Kasi ang sabi ni Peter, casting all your care upon Him, for He careth for you. Si Pablo naman, ang sabi naman po niya sa mga taga-Pilipos sa chapter 4, Philippians chapter 4 and verse number 6, be careful for nothing. O the same idea po sila. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Di ba? Be careful for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Magkaibang version lang po ng pagkakasabi, pero the same thought, the same message, the same masasabi po nating principle na itinuturo po na ang kabigatan po, eh, kung dadalin po natin yan, eh, syempre po, damandaman natin yung epekto. Di ba? Why not trust the Lord? Diba? Why not learn to trust God in everything? In all situations in life, I can say, yung mga pagsubok na yan, Diyos ay matapat na siyang tutulong sa iyo para makayanan mo ang pagsubok na yan. Mga kapatid, pagka kasi ang pagsubok na yan, nakayanan mo, nalagpasan mo sa biyaya ng Panginoon, isa kang magiging makinang na ginto, isa kang magiging patutuo, liwanag para sa ating Panginoon, and God can use you para i-encourage ang iba. Diba? Ang sabi nga ng Panginoon, ha, kay Peter, diba? When thou art converted, strengthen thy brethren. Diba? Doon sa naranasan mo, pagka nalagpasan mo yan, palakasin mo naman ang iba. So, yun po ang gusto natin na ituro sa bawat Kristiyano. Yung sakit na meron ka ngayon, ha? Kahit nga hindi mo malagpasan yan, ang ibig sabihin, hindi ka gumaling dyan, nakatulad ng nangyari kay Pablo, pero yung grace ng Diyos, patototohanan mo na mabiyaya ang Panginoon na kahit may sakit ako, diba? So, talagang dama ko ang paggawa ng Panginoon. Isipin nyo po, kung sa lahat ng may sakit ang magiging inspirasyon nila, na ikaw na may cancer pero napaka-positibo mo sa buhay, ikaw na may cancer pero talagang napaka-thankful mo sa Diyos, napaka-faithful mo. So mga kapatid, polishing po ang ginagawa ng Panginoon.
Kaya ang maganda po mga kapatid, casting all your care upon Him, for He careth for you. Gawa lang din po ni Satanas minsan eh, na talagang kapag ka tayo po gustong papanghinain. Kaya ang sabi niya, be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Kaya pag devil ang pinag-usapan, ang sabi po, whom resist is steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. I am always reminding every believer that we should realize this truth, na kapag kami pagsubok ka, hindi ka nag-iisa. O kaya, sabihin na nating atake ni Satanas. Pag may atake ni Satanas na nararanasan ka, huwag na huwag kang mag-iisip na parang ikaw lang ang nakakaranas ng atake ni Satanas. Lahat tayo nakakaranas po niyan. Pero ang sabi ng Bible, i-resist mo si Satanas. At kung meron kang pagsubok, meron kang kabarisan, meron kang kabigatan, ilagak mo sa Panginoon. Kaya pagpagsubok, itiwala sa Diyos. Kapag ka mga atake ni Satanas, mga kapatid, resist. Yan po ang itinuturo ng Bible. In verse number 10, ang sabi po, but the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Mga kapatid, maliwanag po eh. God makes no mistakes in His testings. Diba? So acknowledge His work. Mga kapatid, i-acknowledge natin yung gawa ng Panginoon. Ha? Polishing, purifying, and masasabi po natin, perfecting. Yun po ang magpapamature sa atin, sa ating spiritual na buhay. Diba? Yung pagka may mga pinagdaanan tayo, may mga pagsubok tayong naranasan. Ha? Yun po ang intention ng Panginoon, to make us shine, mga kapatid. Kaya may mga pagsubok tayo para tayo po kuminang. Diba? To make us strong, para tayo po ay maging malakas. To make us sweet to Him, para tayo po ay maging intimate sa ating pong Panginoon. So mga kapatid, let us acknowledge His work. Diba? Acknowledge His work. Kasi ang sabi po niya, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Alam niyo ho, ang ipinakikita doon, yung assurance from God, yung awareness of God, di ba? Yung pong acknowledgement to God, mga kapatid, at yung pong assurance from God. So, yun po yung, kung gusto niyo pong i-outline, yung Jeremiah 29:11, awareness of God, di ba? For I know, alam ng Diyos kung ano raw po ang mga plano niya para sa atin. Diba? Thoughts of peace and not of evil. So, acknowledge. Diba? So, mga kapatid, yun ang napakahalaga. And then, yung assurance. Diba? Yung assurance po. Ah, ang sabi po niya, thoughts of peace and not of evil to give you an expected end. Kaya, wag iibahin yung plano ng Diyos. I-acknowledge lang po natin. So, second, God makes no mistakes in His timing. Hindi lang po sa kanyang testing. Even sa kanyang timing, perpekto ang Panginoon. God makes no mistakes. Wala pong delay sa Panginoon, mga kapatid. Lagi pong ang lahat ay nasa tamang panahon. Kaya sana po, sa buhay po natin, doon po tayo huwag masubukan ng Diyos. Yung bang tayo po, pag kami hinihiling, kapag kami mga gustong mangyari, pag hindi po naganap sa panahon po natin, naiinip po tayo, gumagawa na tayo ng sarili nating diskarte. Sa usapang plano ng Diyos, kasama po yung kanyang timing. Alam ng Diyos yung tamang panahon. At hindi na para paulit-ulitin pa yan. Pero sa Ecclesiastes chapter 3, niliwanag ng lahat ay minabuti ng Diyos ayon sa kanyang panahon. Mga kapatid, huwag po nating kaladkarin ang Diyos sa oras na gusto natin. Hayaan po nating tayo ang sumunod sa oras ng Panginoon para sa atin. Alam ng Diyos kung kailan ka dapat makapag-asawa. Alam ng Diyos kung kailan ka dapat magkaanak. Alam ng Diyos kung kailan ka dapat gumaling. Alam ng Diyos kung kailan ka dapat pagpalain. Alam ng Diyos kung kailan ka dapat ma-promote. Alam ng Diyos kung kailan sa lahat ng aspeto ng ating buhay, kung magtitiwala ka lang sa ating pong perpektong Diyos na hindi nagkakamali, pati ang timing maganda, mga kapatid. Yes. Iba yung panahon ng Panginoon, mga kapatid. Minsan kasi ang iniisip mo, edad mo eh. Hindi po ba? Eh wala naman pong eksaktong edad ang pag-aasawa. So hintayin mo yung panahon ng Diyos para sa'yo. Di ba? Sabi ko nga, diyan ko po naging inspirasyon lalo eh, si Sister Joy Claridades eh, yung anak po ng pastor namin.
Oh, isa pong magandang example yun. Kaya ngayon, sobrang na-enjoy po niya yung kanyang buhay, pag-aasawa. Kasi binigay ng Diyos sa kanya yung tamang tao sa tamang panahon. Eh kung nagmadali po si Sister Joy, di ba? Kung 18 years old pa lang po siya eh, di ba? Kaagad. Eh di hindi po ang nakatagpo niya yung pong para sa kanya talaga. So, ang ibig ko pong sabihin, sa pagkainip ng marami sa atin, minsan, yung trabahong nakuha mo dahil ikaw na gumawa ng iyong sariling diskarte dahil nainip ka na. So, dito po sa God makes no mistakes in His timing, ang gusto ko po dito, let us apply waiting. Amen? I-apply natin yung paghihintay. Diba? Sapagkat yung naghihintay sa Diyos, mga kapatid, hindi po nanlulumo yan. Pag sa Diyos ka natutong maghintay, ang sabi po, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Diba? So, siya po'y magbabagong lakas. So, ibig sabihin, pag sa Diyos ka nakasandal, pag sa Diyos ka nagtitiwala, alam mo ang panahon ng Panginoon, mga kapatid, kung meron pong mga ipinagpe-pray po tayo, ang totoo niyan, bago mo pahilingin, alam ng Diyos, kaya pati panahon, alam ng Diyos kung kailan. Minsan kasi nagkakaroon tayo ng takbo ng kaisipan ng tipikal na para pong si Martha at si Maria. Na nung dumating po ang Panginoong Jesus sa kalagayang patay na po si Lazarus, ang tingin nila, sayang, na late ang Panginoon. In fact, mga kapatid, in-express pa nga nila eh. Ano po ang sabi nung magkapatid, di po ba? Ha? Panginoon, kung dumating ka lang sana kaagad, kung dumating ka lang sana ng mas maaga, earlier, sana buhay pa yung kapatid ko, di ba? Sabi ko nga po sa inyo, yung statement na to, ako nako-confuse eh. Kasi yung gustong palabasin ng statement, bilib na bilib sila sa Panginoon. Pero pag inaral nyo po ng mas malalim, parang hindi nila, diba, lubusang pinagtitiwalaan ng Diyos, na alam ng Diyos kung ano ang tamang panahon ng kanyang pagdating. Sometimes ganun tayo, nakakalito. Parang nagtitiwalang hindi. Diba? Parang hindi nagtitiwalang, nagtitiwala. Kasi kung bilib sila sa Panginoon, mga kapatid, dapat nilubos na nila. Diba? Panginoon, namatay ang kapatid ko pero dahil dumating ka, alam ko kaya mong buhayin yan. Yung ba parang malapananampalatayang katulad ni Abraham na kaya-kaya niyang ibigay si Isaac kasi ang paniniwala niya kayang ibangon ng Panginoon sa mga patay kung sakaling niloob na namatay si Isaac, kaya siyang buhayin muli ng Panginoon. Pero ito pong magkapatid na ito, ang naging kaisipan nila, kung dumating ka lang kaagad, diba? Maraming pagkakataong nangyayari sa buhay natin yan. Nang tinatakbo ng isip natin, para bang na-late ang Panginoon? Ngayon pa. Diba? Nakapag-asawa na ako eh. Kasi nagmadali ka eh. Diba? Minsan po, ang taong nagmamadali, napupunta sa ungi. Di po ba? So kaya dapat, medyo lahat, kapag ka-Kristiyano ka, para maging masaya ka na katulad ni Preacher Angel O, wait for God's perfect time. Tanungin nyo si Preacher Angel O. Di po ba? Si Sister Ara po, kung halimbawa po eh, inisip niya na ang edad niya. Huwag na natin pag-usapan yung age, pero halimbawa, yun ang naka-pressure sa kanya. Kasi sometimes doon po tayo nape-pressure eh. Na ang pakiramdam natin, kailangan na. Bago ka pa makaisip ng lahat ng yan, may nakaprograma na ang Diyos at alam ng Diyos yung plano niya para sa iyo. Kaya kung gusto niyo pong maging masaya ang inyong love life, nakatulad po ni Sister April, mga kapatid, learn to wait. Maghintay po tayo. Di ba? Hintayin po natin. Interviewin niyo po si Sister April kung gaano kasaya ang kanyang puso ngayon, mga kapatid. Ha? Sapagkat iba talaga pagkakalooban ng Diyos, iba talaga kapag kapanahon ng Panginoon. Amen? Huwag natin palalabasing parang ang tagal naman ng Diyos. Eh, noong ko pa gustong magkabahay. Noong ko pa gustong, di ba? Alam niyo po, mga kapatid, ang Diyos natin, all-knowing. Alam din ng Diyos na kapag kang isang bagay nakamtan mo sa hindi tamang panahon, mapapariwara ka lang. Diba? Halimbawa, na-promote ka kaagad sa hindi ka pa matured. Ibig sabihin, hindi pa established yung isip mo, baka yumabang ka kaagad, makasira pa sa iyo eh. Kaya hinihintay ng Panginoon yung kanyang panahon. Mga kapatid, tatandaan niyo po yan. Ang Diyos ay nag-ooperate, maging sa himala, di po ba? Maging sa himala ng Panginoon. Alam niyo, sabi niya kay Mary, ang sabi po kasi ni Blessed Mary, wala nang inumin, di ba? E nandoon sila sa okasyon. Ano ang sabi niya? What have I to do with thee? My time, my hour is not yet come.
Diba? Ang ibig sabihin, ang totoo niyan, kaya naman nandoon ng Panginoon, magmi-miracle naman talaga siya. Kaya alam po, nagmamadali po, inaapektuhan po siya dahil iniisip niya yung maaaring maging problema doon sa mga kapatid. Kaya po nandoon ng Panginoon, gagawa siya ng himala. Yung idea naman doong, mine hour is not yet come, yung iba kasi, ang naging interpretasyon nila, nakita mo, hindi pa panahon, pero kasi hiniling ni Blessed Mary, kaya ginawa ng Panginoon. Eh kung ganun lang din palang gagawin ng Panginoon yun, ba't sinabihan pa niya si Mary ng ganun? Ang idea po, ganito, nandun talaga ang Panginoon dahil gagawin niya yung first miracle. Kaya alam po, may oras na kung saan kailangang makita na ubos na ang inumin. Siyempre po, kung nandun pa yung inumin at gagawa po siya ng mirakulo, hindi ganong ma-appreciate yung gawa ng Panginoon. So, ang talagang timing ng Panginoon, kailangan po na maubos na po, okay, para nang sa ganon, makita po ang mahimalang gawa ng ating Panginoon. Minsan ganon po eh. Sinasabi natin, nako, ha? Sa sitwasyon ko ngayon, ha? Kailangan mong makita ang kawalan mo para makita mo ang gawa at magagawa ng Diyos sa buhay. Alam ng Diyos, perfect ang Diyos sa kanyang timing. So let us apply waiting, mga kapatid. Ha? So hintayin po natin ang Panginoon. Wait, I say, on the Lord. Kasi pagka natutunan nating maghintay sa Diyos, mga kapatid, napakaganda. Hindi nagkakamali ang Diyos sa panahon. Diba? Sabi nung ilan, sayang, medyo may edad na ako nung nagsuko ako ng buhay sa Panginoon. Diba? So, kaya iniisip natin, parang huli na. Well, sinasabi po natin ganon. Dahil ang tibok ng puso natin, because of our desire to serve God, because of the realization na sa buhay na ito, yun ang masarap. So, yung kaisipang yun, maganda naman. Pero, naniniwala ako, na kaya sa hindi matanda, no? Doon sa kalagayang may edad ka na, ha? Para ipakita ng Panginoon yung kanya pong message na hindi po issue ang edad para magsuko ng buhay sa Diyos. So lagi po may purpose yan. Kaya nga sabi ko, importante po the plan of God, the path of God, and the purpose of God sa lahat ng bagay. So, God makes no mistakes in His testings. God makes no mistakes in His timing. Di po ba? So, sa kanyang testing, acknowledge His work. At dito naman po sa kanya pong timing, apply waiting. Atin pong sikapin na talagang maghintay sa Diyos. Huwag tayong mauna sa kanya. Huwag tayong maapektuhan ng sight. Di ba? Basta ang go signal sa Diyos lagi, panahon ng Diyos ang kinakailangan. Yun po, mga kapatid, ang gusto ko pong sabihin sa inyo. Ngayon, heto po tayo sa pandemic. Sino ba sa atin ang hindi naiinip bilang tao? Okay? Basta pray lang tayo. Ang bahagi natin mag-pray. Di po ba? Pero wag na tayong sumama pa sa magre-reklamo kasi alam naman ng Diyos yung ginagawa niya. Alam ng Diyos kung kailan dapat matigil ang lahat ng ito. May gustong i-accomplish ang Panginoon. Just wait and see. Amen? Just wait and see. Atin pong tingnan, ha, sa nangyaring ito, mga kapatid, kung hindi po nangyari ito, hindi po lalawak ng ganito ang mga pangangaral ng salita ng Panginoon. Di po ba? So kaya tingnan nyo po yung masasabi po nating advantage side, mga kapatid. Kasi ang totoo nung kahit hindi nagka-pandemic, namamatay pa rin ang tao. Di po ba? Pero ngayon po, dahil ganito ang nakikita ng mga tao, naiisip ng ilan, aba, napakadali ng buhay. So, eh dati, pagka sinabi lang natin, and as it is appointed unto men once to die, ah, siguro ako, matagal pa naman akong mamamatay. Eh ngayon po, hindi na ganun eh. Ang nakikita nila, kay lakas-lakas ng tao, sa isang iglap, tinamaan po, ganyan, nawala, namatay. Oh, I mean, ah, pagtingin lang po, mga kapatid, at pagtitiwala lang po sa Diyos na nakakaalam ng lahat ng mangyayari. Kaya ngayon pong pandemic, ang trabaho natin mag-pray. Huwag na natin sisihin ng Diyos, Diyos, sasagot ka rin lang naman, tagal-tagal mo pa, di ba? Bakit ahayaan mo pang maraming mamatay? Huwag kang mas matalino sa Diyos. Alam ng Diyos kung kailan dapat matapos ito. Amen? A matter of trust. Tiwala lang po, mga kapatid. So, mga kapatid, God makes no mistakes. Number one, in His timing, in His testings. Number two, in His timing. Number three, in His teachings. Lalong hindi po nagkakamali ang Diyos sa kanyang mga itinuturo. Diba? So kasi minsan pag salungat sa takbo ng typical na isip, 'di ba? Parang kumokontra na po tayo. Mali po 'yon.
Mga minamahal, dapat nyo pong malaman ang operasyon ng Diyos iba sa operasyon ng tao. Kaya ang teaching po ng Biblia, yung paraan ng Diyos iba sa paraan ng tao. Kaya kung ano po yung tinuturo ng Diyos, yun ang sundin natin kasi hindi po nagkakamali ang Diyos sa kanyang turo. So dito naman, absorb wisdom. Diba? His wisdom. I-absorb natin yung karunungan ng Diyos. Mga kapatid, yung pagtuturo ng Diyos, hindi lang doctrinal. Kasi minsan yun po ang issue eh. Pagka-teaching, saan akala natin kailangan doctrine? Hindi. Yung pong mga pamumuhay, yung way of life, tinuturo din po ng Panginoon kung paano tayo mamumuhay. Bigyan ko kayo na example. Diba? Ano ang turo niya sa mga anak? Mag-abot sa mga magulang. Ay, hindi. Ang turo niya sa mga anak, di ba? Oh, ang sabi po mga kapatid, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang. Turo ng Diyos yan, hindi magkakamali ang Diyos dyan. Tama po? Susundin po natin, hindi siya magkakamali. At alam niyo po, may wisdom sa bawat turo ng Panginoon at yun yung dapat nating ma-absorb. Hindi po ba? Kaya po ba tinuro ng Diyos na ang mga miyembro dapat magpasakop sa pastor dahil po perpekto yung pastor? Hindi. From the very beginning, even before na ang pastor natin ay naging pastor natin, alam na ng Diyos, being an all-knowing God, alam niya na imperfect po yung pastor natin. Pero ang turo niya, pasakop tayo, sumunod tayo. Yun po ang sabi ng Bible. May wisdom po doon, mga kapatid. Kasi pag hindi tinuro ng Diyos yan, magkakanya-kanyang runong na po tayo, ano na ang takbo ng gawain kapag ka marurunong at parunungan ng lahat at wala pong susundin. Okay? Pero may accountability naman po yan eh. Ang magulang natin, may accountability sa Diyos. Ang pastor natin, may accountability sa Diyos. Ang pamahalaan natin, may accountability sa Diyos. Okay? So minsan din po, ha, doon po sa mga teachings about like sa giving, 'di ba? Minsan iniisip po natin pagka grabe sa kalagayang ito, siguro naman naiintindihan ng Diyos kung di ako makapagtatais, kung di ako makapagbibigay, kung medyo hindi ko. Hindi po tinuro po niya 'yan. Huwag niyong babaguhin yung turo ng Panginoon kasi pag nangyari pong ganun, mga minamahal, masisira na yung plano. Kaya for me, doon po sa teksto natin, for I know the plans, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Sa usapang yan, kasama po dyan yung pagsubok, kasama po dyan yung timing, kasama po dyan yung teachings. Diba? Hindi po pwedeng hindi ka tuturuan para may-accomplish ang plano ng Diyos sa buhay mo. So we need to consider. Let us absorb His wisdom. May mga pagsubok ka. Anong sabi ng Bible? If any of you lack wisdom, let him ask of God. Ano kaya ang tinuturo ng Diyos sa akin sa mga pagsubok na ito? Kaya pagka-teaching ang pinag-usapan, hindi doctrine lang ang ating pong issue doon. Issue rin po natin mga kapatid, yung ating pong mga pamumuhay, tinuturo ng Diyos sa atin kung paano tayo maglilingkod, tinuturo ng Diyos sa atin kung paano tayo magbibigay, tinuturo ng Diyos sa atin kung paano tayo magpatawad, tinuturo ng Diyos sa atin kung paano tayo magmamahal, tinuturo ng Diyos sa atin maging ang mga doktrina. Amen? Yung pong aral ng banal na kasulatan. So hindi po magkakamali ang Diyos sa kanyang pagtuturo sa atin, sa mga aral sa atin. So, let us absorb His wisdom. Napakaganda po na sa buhay natin, itong tatlong bagay na ito, medyo pansinin po natin. The testings of God, yung mga pagsubok ng Diyos. Pangalawa po, the timing of God, yung panahon ng Diyos. The teachings of God. Kaya nga, mga kapatid, maging kung paano tayo lalakad, di ba sabi nga po ng psalmist eh, so teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. So pati po yung kung paano natin gagamitin ang buhay natin, dapat maturuan daw po tayo ng Diyos dyan eh. Kaya mga kapatid, alam nyo po, ang mga pangyayaring ito, may itinuturo ang Panginoon. Amen? Ha? At hindi siya nagkakamali sa gusto niyang ituro. At alam po po, marami nang natuto. Dati po, hindi nila maintindihan na ang buhay, maiksi lang. Ngayon, intindidong intindido ng marami.
na ang buhay anytime maaaring mawala. Ngayon, intindidong intindido ng marami. Kaya maging ang mga pangyayaring ito, may itinuturo po ang Panginoon. Sa mga pinagpe-pray mo na hindi mo nakukuha, may itinuturo ang Panginoon. Kapag kami mga pagsubok ang dinadaanan, may itinuturo ang Panginoon. Kapag ka meron pong mga hiniling ka na hindi mo kaagad nakakamtan, may itinuturo ang Panginoon. Tinuturuan ka ng Diyos na maghintay. Tinuturuan ka ng Diyos na magtiwala. Tinuturuan ng Diyos na ikaw ay maging matatag sa kung ano man ang mga sitwasyon natin sa buhay. But the good thing is that, according to our text, ang sabi ng Bible, "For I know the thoughts that I think toward you." Hindi pwedeng hindi alam ng Diyos kung ano ang ginagawa niya sa buhay natin. Ang sabi po niya, "Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." Mga kapatid, mga minamahal, sinasabi ko po sa inyo, nang maliwanagan, God makes no mistakes. Hindi po nagkakamali ang Diyos. Kaya kung ano yung sitwasyon mo ngayon, hindi nagkakamali ang Diyos. Merong bagay na dapat tayong matutunan. Acknowledge His work. Apply waiting. And absorb His wisdom. Sapagkat kung hindi po, mga kapatid, malilihis po tayo at mawawala tayo sa magandang guhit, sa magandang plano ng ating pundakilang arkitekto. Yes, I am telling you tonight, our God is the greatest architect. Ang buhay natin maglulundo o magiging maayos kapag tayo po ay nasa loob ng plano ng ating Panginoon. Muli po, God makes no mistake. Let us pray. Lord, thank you so much for your word. Thank you for blessing us. Thank you for your guidance. And I pray, O Father, na ngayon po naging malinaw sa bawat isa po sa amin ang patungkol sa plano mo sa aming buhay, ang patungkol sa lakad na nais mo para sa amin, maging sa iyong mga layunin, sa mga pinahihintulutan mo na mangyari po sa amin. Lord, nawa ito po ay naging malaking learning sa bawat isa po sa amin para matutunan po namin harapin ang buhay sa makadiyos na pananaw. Mahalaga po na makita namin na ang aming pong buhay ay dapat na ititiwala po namin sa Diyos na nakakaalam ng lahat, sa Diyos na perpekto at kailanman hindi nagkakamali. Kaya Panginoon, turuan mo po kami na kilalanin ka sa iyong mga gawa. Turuan mo kami na matutong maghintay at turuan mo kami na kilan Diyos na makuha ang karunungan sa mga itinuturo mo sa amin. Bless us, O Lord. Kung may mga pinagdadaanan po ang bawat nakikinig po sa amin ngayon, sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang kalakasan na ipagkakaloob mo po sa kanila. Ito po, O Diyos, ang aming samo. Ito po ang aming panalangin. Naway naka-encourage sa bawat isang mensahe. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Actually po, gusto ko sana kaninang kumanta dahil meron pong awiting akmang-akma rin bukod po doon sa inawit po ng ating special number. Pero para lalong pagpalain po kayo, nag-decide po ako na hindi na lang kumanta. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega. Ingat po tayo, naway sumaatin po ang pagpapala ng Panginoon at sa lahat ng ito, sa Kanya lamang po ang Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning, and I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He watched me for me in glory.
my Savior.